Sumailalim sa laser eye treatment si Cardinal Luis Antonio Tagle ayon sa rektor ng Pontificio Colegio Filipino, Father Greg Gaston, noong April 1. May nakita kasing maliit na punit sa retina sa kaliwang mata ng kardinal. Matapos makarecover, lumahok sa Easter Triduum activities ang kardinal. Bago pa man ang operasyon ay may mga kumakalat na scam na humihingi ng pera para sa pangpa-ospital ng kardinal. Kaya nilinaw muli na hindi nangungulekta ang kardinal ng kahit magkanong pera. Santa Maria Madre po, alas 3 ng hapon, ang mga kasama natin po ay si Cardinal Tagle po. Tuloy naman ang misa ni Cardinal Tagle ngayong April 11 sa Basilica di Santa Maria Maggiore ayon kay Father Ricky Gente, chaplain ng Centro Filipino Roma, pagkatapos ng misa noong Palm Sunday. Parte ito ng pagpapatuloy ng selebrasyon ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. So, 138 na tickets lang yung inihanda natin kasi yun lang yung mga pwedeng makaupo. But the Basilica still open. So pwede pa rin makapasok sa gilid. Sumailalim sa 3-day lockdown ng Italia noong Easter weekend. Pero nakapagsimba pa rin ang mga deboto. Sa misa ng Pasko ng Pagkabuhay, ginanap ang pagbabago sa pangako ng binyag. Para makapagsimba, kinakailangan dalhin ang self-certification form o auto-certificazione. Auto-certificazione. Para kasi ito, ano, in case na mahuli kami, may papakita kami ng ano, papel. Importante kasi ito eh. Katunayan na kami, ano, allowed kami pumasok sa trabaho araw-araw, gano'n. Mm-hmm. Kasi pag wala kang ganito at na-control ka ng polis, ikakaroon ka ng problema. Especially po, penalty ka pa. Si Melanie Tejada siniguradong makapagsimba mismo sa simbahan. Puro online masses kasi ang kanya naaabutan na minsan ay napuputol dahil tinatawag siya ng kanyang amo. Actually, may takot ako pero I feel na in the presence of the Lord, I go here to attend the Holy Mass for the risen Lord. Pananangin ko po ngayon ay maghilom na itong COVID-19 at ang mga tao ay magbalik loob sa ating Panginoon. Sa Milan, kahit nagkaroon ng 3-day Easter lockdown, dumalo ang mga kababayan sa misa noong Linggo ng Pagkabuhay bilang selebrasyon ng isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Ito rin ang 500th anibersaryo ng Easter Mass at Kristyanismo sa bansa. Mensahe ni Father Bong Osyal sa mga kababayan, pagtibayin pa ang kanilang pananampalataya sa kabila ng pagsubok na dulot ng pandemya. Lumago tayo sa ating ugnayan sa Kanya, sa ating relasyon sa Kanya. Hindi pwedeng manatiling magkatesismo lamang tayo. Ngayong pandemya, mas lalong pinahigpit at pinatibay ng mga Pilipino ang kanilang pananampalataya sa pag-asang matitigil ang paglala ng sitwasyon hanggang sa tuluyan itong malampasan ng sangkatauhan. Kasama si May Muling Tapang, Jackie De Vega, TFC News, Rome.